Maki-update na tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat Sir Emil. Mga kapuso, dalawang bagyo na po ang minomonitor ngayon sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Unahin po natin yung bagyong hulya na nasa loob po ng ating PAR. Ika-anim na bagyo po yan ngayong Setyembre at ika-sampung bagyo naman ngayong taong 2024. Dahil po sa bagyong hulyan, itinaas na ng PAGASA ang signal number 1. Dito po yan sa Babuyan Islands at pati na rin sa eastern portion ng mainland Cagayan. Inaasahan po dito yung mga malakas na hangin na may kasama rin mga pag-ulan, kaya doble ingat po para sa mga residente. Huling namataan ang sentro ng bagyong hulyan sa layong 425 kilometers, yan po ay sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 65 kilometers per hour at yan po 70 kilometers per hour naman yung pagbugso. Yung po maximum sustained winds po nito nasa 55 kilometers per hour and then yung paggalaw naman po nito pa southwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Mga kapuso, naiiba po yung galaw ng bagyong hulyan kumpara po sa mga nakalipas sa bagyong dumaan dito sa ating PAR. Ayon po sa PAGASA, halos looping o paikot po yung track nito. Pababa po muna yan. So ito po makikita po ninyo pababa and then mag-u-turn po yan saka po magbabago yung direksyon at magiging paakyat naman yung magiging pagkilos nito. Paliwanag po ng PAGASA, merong mga high pressure area sa paligid po ng PAR na nakakaapekto sa galaw nito nga bagyong hulyan. Meron po dito sa bandang itaas sa may mainland China po yan at meron ding isa dito sa may West Philippine Sea kaya po ito hindi po gaano makagalaw kaagad pakanluran at dahil nga po dun sa high pressure area dito po sa mainland China, hindi rin po yan makagalaw paakyat kaagad. Dahil po magtatagal pa dito sa karagatan, inaasahan lalakas pa ang bagyo sa mga susunod na araw at posible pong maabot pa niyan yung typhoon category. Maaring bumagalin ang pagkilos ito lalo na po kung paliko na yan dahil bubuelo po muna ito bago magbago ng direksyon paitaas. At inaasahan po natin, Miyerkules pa ito posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa PAGASA, kung hindi po magbago yung nakikita po natin na current track o yung movement po ng bagyong hulyan. Pero mga kapuso, pwede pang magkaroon po ng pagbabago sa track nito kaya patuloy po umantabay sa updates sa mga susunod na araw. Yung bagyo naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lalo pang lumakas at isa na po yan tropical storm ngayon na may international name na Jebi. Sabi po na PAGASA, maliit pa rin ang chance nitong pumasok dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Base naman sa datos ng Metro Weather para po sa weekend, concentrated po yung mga pag-ulan. Dito po yan sa Northern Luzon. Makikita po ninyo, ito po yung sirkulasyon ng bagyong hulyan. At inaasahan po natin mahagi po niyan. Ito pong ilang bahagi ng Northern Luzon. Inaasahan po dito yung mga pag-ulan at meron ni po yung kasama ng mga malalakas na hangin. At sabi nga ng PAGASA, posible po na madagdagan pa yung itataas nila na wind signal sa mga susunod na araw. Inaasahan din po natin yung mga pag-ulan sa Bicol Region, dito rin po sa Mimaro, Europa, ilang bahagi po ng Western Visayas, ganoon din po dito sa may Samar and Leyte provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at pati na rin sa may Caraga Region at ganoon din po sa may Soksarjena. Mas matindi ding pag-ulan na po ang inaasahan natin pagsapit ng Linggo. Makikita po ninyo dito sa ating rainfall forecast map yung nagkukulay pula, kulay orange. Ibig sabihin po niyan heavy to intense rains at meron pa nga nagkukulay pink. Ibig sabihin po nito torrential o yung po mga matitindi at halos tuloy-tuloy po ng mga pag-ulan dala nga nitong bagyong hulyan. Kaya po inaabisuhan po natin yung mga kapuso po natin dito sa may Ilocos provinces, Cagayan Valley, ganoon din po dito sa ilang bahagi po ng Cordillera at pati na rin po dito sa ilang bahagi rin ng Central Luzon. Inaasahan po natin makakaranas po ng maulan na panahon pagsapit po ng Linggo, lalong-lalo na po pagsapit po yan ng hapon. Inaasahan din po natin may chance rin mga kalat-kalat na pag-ulan dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas at pati na rin dito sa ilang bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na po sa latter part of the day. So ibig sabihin po niyan, posible po na mainit o maalinsangan ng panahon sa umaga o tanghali pero pagsapit po ng hapon o gabi, nandito naman yung chance ng mga pag-ulan, dulot po yan ng thunderstorms. Gaya po dito sa Metro Manila, posible rin po makaranas tayo ng localized thunderstorms ngayong weekend. Lalong-lalo na nga bandang hapon at gabi. Makikita po ninyo ay may mga pag-ulan po dito at inaasahan po natin na ito po ay posibleng magpatuloy ng isa hanggang dalawang oras, lalong-lalo na kapag po meron tayong thunderstorms. At daladala po nito yung malakas sa buhos ng ulan, malakas na hangin at minsan nagkakaroon pa po ng buhawi o kaya naman ay pag-ulan po ng yelo o hailstorm.
Samantala mga kapuso, isang bagyo rin po ang nananalasa ngayon sa ilang bahagi ng Amerika. Yan po ang Hurricane Helene na naglandfall bilang Category 4 storm sa Florida. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot ng mahigit sa 200 kilometers per hour. Ramdam ang malakas na hangin at bugso po ng mga pag-ulan na sinabayan pa po ng mga inaasahan po natin masamang panahon dyan pa rin sa Florida. At naglalakihan din po yung alon na naranasan na nagpabaha naman sa ilang kalsada. Itinuturi ng National Hurricane Center ang Helene na isa sa most powerful hurricanes na tumama sa kasaysayan ng United States. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.